everyone, this is me again, Mama Uncle Journey. You see, tinalikuran ni ko yung ano yung laruan niya, yung ano niya binigay ko galing to sa little mini farm ko dyan sa terrace namin. And you know, this is a red paprika. Kanina inamoy niya, ipapakita ko. Tapos tinalikuran niya na dahil why is back up o nag-backward dahil because of his illness or what is he's not in good health or good condition, hindi pa sa gumaling. Bukas dadaling ko sa ulit sa hospital for another check up because kapon, you know, yesterday the doctor prescribed him medicine, two kinds of medicine for diarrhea sa tatai, or in Japanese is ano, what is this, giri, and this is in my own language is lupot. Ayan, so naglupot sa dahil sa na ano yung sa gulay niya kinain siguro, or stress dahil nga sa isang kidneys ano niya na sige every week there is a ano dextrose. Saka yung paghawak sa ano holding sa ano niya yung sa masakit, nag umiiyak sa pag hinolding, hinawakan siya sa kilikili, baba ng kilikili niya o armpit, and then pag hinawakan siya ng nurse doon sumisigaw, so yeah, ganun, sasaktan siya. Kaya pag ako kinarga sa dahan-dahan lang, pag yung asawa ko naman bigla siyang hawakan sa lupa, umiiyak siya kasi malakas ang ano ng asawa ko eh, lalaki, kasi sawi ko smooth hawak lang ganito, siguro nakakalimutan din ng asawa ko dahil pagdating ng Mr. Ko is he is very tired and stressed because of the sunset of the ano the summer heat, and then tired of work. Eh, may sakit siya, hindi ko siya makontrol minsan, napakasuplado minsan. May inom ba naman siya ng gamot na marami iba-ibang klase. So, nagkakasagutan kami, words by words na, pati ako, parang gusto ko gumiba, pero lumalaban ako dahil kawawa naman si ko. Hindi, wala naman itong kasalanan. Anyway, this, si ko, mahal na mahal ko to kasi siya lagi kasama ko. Aso to na anak namin, pero sabi ng mister ko, huwag mo dalhin doon sa apartment nyo dito yan. Kasi ng anak ko, nagtumira na sa, kasi dito sa Japan, pag malaki na karamihan dito umaalis sa parents' house nila, sarili, kasama na yung, nag-board na sila, habang nagtatrabaho, ay ganyan sila dito. Eh, kukunti lang yung nakastay sa, ano, parang sa ibang bansa rin, sa America or Australia, nag-aalisan. Anyway, ito yung tanim na to, galing dyan sa isang puno ko. It came from the one single paprika, Rio Bell. This is a green bell, which is comes to red bell. And then, this is the products again, the products of this kamay ko. Sige na lang hawak ng sabon. Anyway, doing washing your hands every hour when you are touching, or every minute, it makes it dry your hands, and you need to apply another, what is that, oil or hand cream. Magastos, di ba? Pero mamihawak ganyan, like yesterday when where I came from the hospital, kailangan you need to sanitize your body, your ano, all of your things that you bring to the hospital in sanitize. Marami at super mainit si ko, karga ko, I'm cuddle and my back and my hand, left arms with bag and nikans, may water niya, bread niya for emergency, then gamot sa sugat niya, yung sa lamok sa akin kasi may allergy ako eh, and then may dami kong sugat sa kamay, may baon akong all purpose na yon, all purpose or almighty na cream na pwede mo siya sa barn, sa katikati sa cream, may baon pa ko niyan,
Maliit lang naman, small, ay, ano lang. Pero may water. Ang pinakamabigat is, very hard for me, is the water for ko. Hirap na hirap ako. Pero I need to be strong and sacrifice because I choose this life. Mahal namin to. Siya, mas mahal ko pa to sa tao na iba na nanakit sa amin. Sa akin, mas hindi ko sila kailangan. Sometimes I don't need them dahil hindi naman sila nakakatulong sa akong tumulong sa kanila eh. Tapos saktan lang nilang loob ko. At to take for granted yung nangyari sa akin din. Iba pala yung nakilala mo, kapitbahay mo nung sa doon ka sa Pilipinas, na talagang kapitbahay mo kasi galing ako sa probinsya, sanay ko sa ano. Pero kahit kapitbahay namin doon pinanggalingan ko talaga na lugar. Doon sa elementary ako, ano, doon ko na naramdaman. Walang inggitan doon sa lugar namin, ng elementary ko, high school, sa kinder, wala akong naramdaman na ganun. Naramdaman ko yan when I was in college, doon sa isang school na pinag-return ko. Dahil sa unang pinasukan kong college, okay lang kasi bara-bara yung iba-iba yung schedule namin, yung selecture on schedule dahil nasa night school na ko eh. Papasok ko noon. Kumaka ng secretarial 2 years yun eh, before ako nag-education. So yun nangyari. Bara-bara, kaklose ko sila. Ano, may mga matatanda, ganun tuwang-tuwa ako sa kurang bata eh. Parang ako yung imuto nila, sister, o cute-cute ako sa nila. Tapos may nag-aaway, pero mga matatanda sila, o, nonsense sa akin yun, pakialam sila, bata pa ako. So, nangyayari, magkwento naman ako, para akong sa isa, wala kasi magawa eh. Kung talaga kahapon kasi, magawa, anyway, maraming gawain na, galing ako sa terrace pala. Tsaka nag-ano ako ng tanim, nag-dilig, at saka may nininis ako dyan sa, ano, may mga tanim ako sa water plant ko dyan sa bintana ng ano namin. Ang bathroom. Kasi masayang naman yung araw doon, patungan. Kaya naglagay ako ng tubig na mga tanim. Mahilig talaga ako yan. Nakuha ko yan sa mother ko at saka sa ano sa school namin na kasi doon sa school namin, farmer doon ang ano eh, mga estudyante nagtatanim. So, ngayon, sa bagay ngayon, mayroon na silang college eh, na for farming yung mga from elementary, kinder to college, meron na sila. Naging, kasi dati, elementary lang yun. High school lang yun. Hanggang high school. Pero, after mga ano yun, meron na silang college nilagay doon. So, for farming ang tawag ba yun? Pananim ang pinag-aralan mo. Nakalimutan akong course na yan eh. BSIT o Bachelor of Industrial Technology ba yun? Or farming? Ay, no. Ano ba yun tanong sila? Yung pananim sila ng mga tubo, palay. Ano tawag dyan? Please help me. Sana ba yun? Oh. Yun. Parang doon sa lugar na pinunta namin ng asawa ko na farming din. Tapos may ano. Po, industrial sila. So, anyway, mayroon automotive mechanics, silang course. Pero doon sa pinagraduitan ko, na dating principal mama ko doon, sa high school, before sa bumaba sa elementary, eh, kayang gardening talaga. From grade 1, gano'n nagtatanim. Pati mama ko sa amin, para pandagdag namin. Tsaka kapitbahay, nakikita ko, nagtatanim sila. Natutuwang-tuwa ko doon, kasi ilalaki ng mga blaklak, bihabas nila. Ginagaya ko sila. Tatanim ako, tapos hingi ako ng sa mga classmate ko pag pumunta ko. Pahingi naman ng ano, balian nila ako ng ano yan, roast. Saksak mo yan sa gano'n, baka mabuhay. Tapos yung may matanda, nag-rent kami no, mama ko noon, kasi lumipat siya sa, from private high school, lumipat siya sa public high school, nag-rent siya ng bahay from first to second floor, may mga estudyante pang ano ni. So that was grade 3 ba ako, grade 4. Ulis kami transfer, wala kaming regular house noon, eh, bibili mama ko, patayo, tapos lilipat na naman, dahil nga, di na gusto ng mama ko yung management ng school, tapos yung papa ko, luloko-loko din yun, may negosyo, iniiwanan, tapos imbol sa pamilya ng papa ko, ang mama ko naguguluhan, lumalayas yan, pasikreto yun, mag-a-apply sa ibang school. Doon naman, tapos iniiwan muna kami. I just,
Tapos pag ano, dinadala kami ng papa namin. Tatlo pa kami noon eh. Kawawa yung pinakabunso namin noon eh. Na may aking niwan sa lula ko. Ginagawa ng lula ko. Lalagay sa sabanig. Tapos nililukot yung nirurol para tumahimik ang iyak na inahanap si mama, si papa. Nasasaktan ako kasi pinagtutulungan nila yung auntie ko, lula ko. Nakita ko yun. Hindi ako nagsumbong sa mama ko. Siguro pag nagsumbong ako noon, lintik sila sa mama ko. Kasi palaban yung mama ko eh. Talagang sasagot yun. Tapos yung labi ng mama ko sa papa ko. Lumayas ka dito, hindi mo to bahay. Huwag ka dito. Kasi naglalasing papa ko eh. Maestro yun dati papa ko sa, ano, sa public high school, sa education graduate din. Ano pa si papa eh. Kasi papa's boy yun eh. Ang papa ko. Yan, totoong kwento. Yan ang nagpaaral dyan. Mama ko, si papa ko. Na parang nagtulungan sila eh. Kasi mama ko, maaga, nagja-jumping ang mama ko eh, sa ano, from grade 1 promotion sa atin yan, mayroon din dito sa Japan, sa ibang school, na promotion, from grade 1, matalino sila kasi magkatatlo sila, ma-jumping sa grade 3 promotion. Kasi ang ano niya, tapos pag yung nagja-jump sa ilang ano, tapos ganun, madali sa nag-graduate, kaya nakalimang course siya. Ang last niyang graduatean, yung doon sa private school, habang tumuturo sa college, kumukuha rin siya ng ibang course. Ayan, pinanganak na ako doon noon. Nagtitinda sila sa ano, sa palengke doon. Doon sila natutulog. Nakatent lang sila. Papagtinda lang kamati si Buyas abang nag-aaral siya. Tapos si Papa naman, palitan sila ng ano, oras nag-aaralin. Ay, nakagladit si Papa. Yun nga lang, mali si Papa, spoiled brat sa lula ko. Kasi ano siya eh, favorite ng lula ko. Kasi siya yung panganay. Pero sa totoo may panganay silang lalaki. Yun ang nangyayari. Gulo-gulo na buhay namin noon. Na, nag-aaral kami tapos magsusumbong lula ko. Ang dami kong kwento, totoong life. Kaya na iba dyan, ito, kung sulat nyo, punong-puno. Kasi, marami akong bad experience na magsumbong lula ko sa akin, warugutsi sa mama ko. Warugutsi wata sinukasang. Kasi kabibs kong lula ko eh, yung sa father side ko. Mayingon siya nga, anang ina, kanang imong inahan, kanang imong mama, sige anak, nag-anak. Nya, murag mga iro na sige anak, nag-anak. Sige silag away sa imong papa. Naunsa naman na sila. Tapos ako nasasaktan. Kasi mama ko yun eh, papa ko yun. Pero bata ako, tinatago ko na lang sa puso ko hanggang nag-develop yung heart ko. Kaya hanggang ngayon may sakit ako. Baliit pa lang ako naramdaman ko na to. Kanyang 3 days siguro sumigaw ako dito sa loob ng bahay. Binuksan ko yung bintana malalaki. Sinigaw ko lahat ng galit ko. Umiiyak. Medyo gumaneng gan. Anong pakiramdam ko? Pero sa totoo lang, ayaw ko dapat gawin yun eh. Kaso sabi ng doktor dito, ilabas ko daw yung stress ko. Kasi grabe. Ilumak yung puso ko noon eh. Stress sa mga Pilipina dito. Na pinapaiwas talaga ako ng mister ko. Na huwag kang magpakit ng mga Pilipina kapwa mo dahil marami akong narinig at susumbong mga kakilala ko na yun, competition sa buhay. Ganun pala yun dito, yung mga Pinay, nagko-competition siya. Kaya, may ilapit sa akin yan. Uy, ganun, baka may, uy, ganun yan. Uy, Pilipina ka pala, ganun. Pag hindi ako nagsalita, hindi na ako malalaman na Pilipina. Para kalian lang, Japonesa lang ako, ganun. Tapos, kasi sa kulay ko, at saka sa ayos ko, then, mayroon nga sa immigration eh. Malaking tsanya na ang ilong niya sobra. Taga-Capiz yan. Siyang lumap, ano sa akin. Hindi ako nagsalita ng English noon sa anak ko dahil kumuha ko na ng, uwi kami ng Pilipinas noon eh, vacation. Eto, sabi niyo ko, sabi ko, come love love, sabi ko sa bag. Kami baby, sabi ko. Nag-iisang anak namin yun ang asawa ko. Tapos doon niya ako nabuking kasi makulit yung bata kasi na bata ko na papago na sa kakawiting doon eh, sa ano, tayo maraming nag-a-apply sa immigration. Tapos mayroong nagbuntis na Pilipina, taga-Capiz, laki-laki ng tiyan niya. Ang itim-itim ng mukha, ang dami isang nikibi, yung acne niya. Mayroon siyang tumubo, ano ba yun? Acne ba yun? Basta hindi maganda yung balat niya kasi siguro dala sa buntis niya. At
Tapos sabi niya, "Uy, Pilipin, ah, Pilipina ka pala." Nang kipagbati siya. Siguro, naghahanap, sabi niya, "Meron ka bang," tapos, ano, "ayaw ng asawa ko, that time pinapaiwas na ako." Matigas ang talaga ulo ko eh. Uhaw din ako makipag-usap sa kapwa ko siguro. Then, ganun yun, kinausap ko siya. Sabi niya, "Akala ko Haponisa ka." Kasi sa balat ko nga, iba na, kumaputi ako. Tapos, nung hindi ako nagsalita ng hawig, salitang ano ba yun, yung binanggit yung love-love, hindi niya ako naintindihan. Hindi niya ako na-booking. Kasi, "Come love-love." Love-love, doon niya ako na-booking siguro. Tapos, kasi nagbubulungan ako sa anak ko eh. Tapos na yung napasiga ako dahil lumabas yung anak ko sa pintuan, delikado. Baka may ipit doon. Mawala yung bata. Eh, parang manika pa naman yung sobrang puti ng anak ko. Na mapula-pula, mapink. Nangyari noon, baka may kilala ka trabaho. So, tama naman. Ininang ko mukha niya. Tapos, ayaw ng asawa ko tulungan yung asawa niyang hapon. Tapos sabi ng asawa ko, inaway kong asawa ko, sabi ko tulungan mo na, may nausap ko. Kaya for myself na naging selfish ako para lang sa Pilipina na yun, tulungan natin kasi wala daw hanap buhay, ganun-ganun. Ay, yung lalaki, ang trabaho niya is nagsisil sila ng lupa, nagkakatok daw sa mga baybay, nagtinda ng lupa. Eh, wala naman daw customer. Tapos nagpatayo pa yung, nangutang yung mister niya ng bahay. Tapos up and down, nagumamamasang pa daw siya. Wala naman daw bumibili dahil ang napuro pa. Napunyantan nga ng asawa ko dahil inakot sila eh. Di pinasok dito. In short, dinala sila dito sa Tokyo. Sa lugar namin. Binigyan ng bahay, binigyan ng trabaho. Inakot pa ng asawa ko yung mga gamit. Tinulungan. Tapos nang tinulungan ko, kasi ayaw talaga ng mister ko yun. Dahil lang yun sa akin. Please lang pa. Ganyan na ako eh, pag nakiusap ko sa asawa ko, dala lang siguro nalmal na mal ako ng asawa ko. Thanks God, dahil ganyan ang asawa, kahit may pagkasutil yan, at saka ano, pilosopo kasi April yan, Year of the Diamond, at mayroon silang dito sa Japan na horoscope na Year of the Monkey, na makulit na monkey, mayroon wood, Year of the Wood, Year of the Water, and Year of the Monkey, Water Monkey, o ewan ko sa inyo kung naniwala kayo. Kasi ako, lumalabas eh. Ang kuya ko, super din. Ang kulit, pilosopo. Pilosopo itong asawa ko eh. Minsan nainis ako sa sobrang pilosopo wala na sa lugar. Dala kasi manager siya, at saka, yung mga pilosopo din, mga tauhan niya, at saka, ano rin. Kaya marunong sa makisama kasi matagal na sa kumpanya eh. Madali niya maanong tao. Ayun nga lang, problema sa sobrang pilosopo niya. Minsan naasar na ako dahil makulit talaga, sabi niya, "Uy, panuorin mo to, ganun-ganun, pag ayaw ko." Hindi ko sa inyo kinakausap dati. Wala akong pakialam dyan sa kanya. Kanya-kanya kami. Sabi ng anak ko, "Mama, ano bang ginagawa mo kay Papa? Pinapabayaan mo si Papa ko." Busy ako doon, nagkaakal ako ng mga kukuko, basa ako ng magazine, ala ko ng Japanese, nag-aaral ako dito sa bahay pagdating, may mga test paper pa noon, tama nagbabasa ako para matuto ako dahil out of place ako eh. Tsaka tinichismis ka ng mga punis at tsaka kapo ang Pilipina, ibang lahi, hindi mo maintindihan pero naramdaman mo na ikaw yung pinag-usapan. Mga Pilipina kasi dito, sismosa din eh, ang iba. Tsaka nangaagaw ng mga asawa. Nang may asawa, delikado rin. Para lang magka-visa sila. Ay, marami akong ditong ganun. Grabe. Kung nangyayari yan sa ibang bansa, nangyayari yan dito. Nama-nama. As in raw. As in fresh. Yan yun, nama yan sa Japanese. As in talaga. As in totoo yan. Mayroon yan dito, matanda siya. Dinala siya ng amo niya. Tapos, nagsumbong yan yung kaibigan niya rin. Sabi niya, grabe yan. Ayan, alam mo ba yan? Doon ako nanginig, doon ako na ano na, pinuntahan ko yun sa bahay nila, ganun-ganun, grabe. Siguro, nagsumbong na yun eh, yung Pilipina na, may asawa yung Pilipina, dinala sa rito para gawing babysitter ng anak. Tapos, nagkaroon ng boyfriend yung Pinay, yung misis ng Hapon, na Pinoy atang pinatulan, ano,
sinumbong na ng katulong kasi nagkabit, may kabit daw, ganun-ganun. Eh di, umalis yung Pilipina, bit-bit ang anak siguro, hindi ko lang baka nakasalamuha ko na yung babae rito yan, hindi ko ano, kasi hindi ako pala kaibin masyado eh. Ang time na yun, busy ako sa pamilya ko, may baby kasi ako, tsaka ayaw ng nanay ko yan eh. Limitado kasi ako sa pag-ibin. At saka ayaw ng mister ko, pinapaiwas ako talaga. Kasi marami daw siyang rumors narinig. Ay, ito na, hindi lang rumors, nagsusumbong mismo, mga hapon. Mga kapwa niyang hapon, mag-iingat ka, ganun-ganun. Top! Then, yun, tulog na siko. Alam mo kasi, tinakpan ko ito ng plastic kasi baka, para hindi mabasa ng ihi niya. Minsan, naihi ko dyan. Mayroon naman si Ian eh. Ito, tapos lagyan ko ng masking tape, gum tape ang tawag, gum tape dito sa Japan, ang masking tape, o duct tape. Yan. So, masking tape ang tawag yan dito ng iba sa Japan. Tapos, gum tape ang tawag ng iba. So, yan. Balik tayo dito sa gulay yan. Ito yung gulay ko na Las Pinacas. This is Spanish Las Pinacas, the family of spinach. And I have kangkong here and there, this leaves, because I cut the kangkong that I plant in the water only. So iba yung kulay niya pag ina kasi ano siya eh, hindi sa kamuti ba ito eh. May kangkong talaga dito eh. Kasi itra-transfer ko sa tubig dapat. Ayun, nag-yelo na siya. Hindi mo mamamatay na siguro. Hindi pa naman mamamatay. Mayroong green dito eh. Yung dahon niya. Pinag-ano ko lang. Yung kamay ko ngayon, puro sugat. Tsaka sa kabisiklita ko, mainit. Dala sa ospital. Malayo-layo. Ospital ni Kuya. Bisiklita namin. Ayan oh. Taka. Wait oh. So, diba, ihalo ko to sa ginisang munggo or sa pinakuluang beans yan o sa Japanese soup misusiro, yung beans paste yan. Masarap na to, magugustuhan to na mister ko. Makain siya eh. Salamat naman sa Diyos. Minsan, mag-ano muna kami, mag-discussion in Spanish, kasasagot-sagutan. Pero supa, ayaw ko niyan, sabi niya. You need to eat this, Papa, dahil eh, sa ano mo, sa health mo. Ganun ko yan. Sa pala pang bata. Buti wala na rito ang anak nga. Kasi pag yung anak ko naman kumakain naman lahat, ang hindi niya lang kinakain yung red beans at saka siupaw, ayan na. Kasi nadala siya sa halag ko doon sa pinapakain. Parang may trauma na siya. Ewan ko ba? Bakit ang hilig ko noon ng siupaw? Basta iba-iba naman kasi klase. Inikain sa siupaw. Mayroon ditong flavor. Basta ayaw niya na kumain. Nung maliit, bata siya, siguro elementary school, lagi daw ako may stock sa ref, ganun. At then hindi ito sunog ha, sa likod niya ito nasira. Ayan, mayroon pa, ihalo ko ito mamaya. At mayroon pa akong gulay doon na maliliit na ano tawag yun, sinasalad sa ibang bansa. At saka sa probinsya namin inugulayan din sa munggo, parang alugbati din maliliit sa Saudi Arabia at saka sa ano, sa mayon, sa Middle East at saka sa iba. Sansay na nagawa ng salad. Ito yung green bell na naging red bell. Dika talaga yung binili ko siya, yung kulay doon nakalagay is may na red bell. So ito na luto na red bell na siya. Or paprika. Kasi malaki paprika to, not red. Paprika, di ba malaliit? Eh, anything ang maliliit, bell din yan. Paprika din, di ba? And then, this, ito, kinuha ko dahil malakas ang ulan darating kahapon. So, inani ko na lang. At kanina, umulan din. So, this is it. Gagawa ako ng sausawan na like, just like my sausawan since nasanayan ko sa Pilipinas, ang malit pa ako, yun ang ginagawa ng mama ko, ng papa ko. At ako bumibili rin. Ayan, sinamak ang tawag doon sa amin. Tsaka mayroon niyang, alam na iba niyan. Basta, sasawan. So, dahil may hinihaw ako dyan, isda kagabi, nandiyan sa rep, basta ready lang ako. Ang pagana at tulog, sige bumabawi. I hope na
kanon sa nang gamot. Kasi dalawang klase yung gamot na inisyo ng doktor, yung tablet na dudurugin mo, yung strong siya para madali siya gumaling. Yung kapon, injection, and then dextrose na siya ulit. Dinextrosan siya, ano, para may ano siya, suporta yung ano niya. Wala naman diferensya yung intestines at saka yung ano tawag yung ano, kalimutan ko, bituka in Tagalog, and then tinai in my own native language. Then dito sa Japan may tawag din yan. So in ultrasound si ko, at pagkatapos na ultrasound on stamp, yung ano niya parang sa babae yung womb niya, yung, walang difference, no defect, sabi ng doktor. Kaya ipakita ko ulit niya ang mga picture niya, ipadala ko dun sa anak namin dahil tinatanong ko kamusta si ko, tapos pinapadala ko lang mga picture niya dahil busy siya. So bukas si pa, pag may time si papa, ipakita ko mga video ulit ni ko yung ginawa. Yung nung last Friday, last week before nagtay si ko, Friday pina-x-ray ko si ko yung up ng harap, yung kilid niya tataas, tatlong result na x-ray pinapicturan ko, o binigay sa akin ng teacher, pinakita na ng doktor, tako pinicturan ko, video ko, ayan. Pumayag naman si doktor na idalahin ko muna dyan sa riverbank kasi dyan ang pasyalan. Malayo nga eh, pero tiniis ko yun dahil si ko hindi na kami nakakapunta, yun ang favorite ni ko dyan, dahil dinadala ni papa, nagka-car si raw, bike, ano. Dinala ko si ko, malayong bisikleta, yung masakit rin sa paa, pero that is life dahil need eh. Hapon na naman, sabi ko okay lang, hindi ko ang causes sa ano, sa stress, chinik ko sa Google ang stress niya, yung sa init dahil mainit nga dito ngayong panahon, and then sa may edad na siya, sabi ng doktor. And sa yun sa kidney niya, dahil may edad na siya, pero maliit lang naman yung sa kidney, kaya ginagamot para matunaw yung tumubo na naging bato siguro sa kinain niya, ininom niya yung mga asin, ganun. Kumakain siya kasi ng may asin eh, minsan. And then yan, ito yung inumin niya, itong tubig niya, pakita ko sa inyo, this is mineral water. Malinis yan. Since na lumindol dito, 2011, March 11, 2011, pinapainom ko siya ng mineral water. Tsaka, dahil sa asawa ko. Tsaka may sakit, tsaka kasi yung may tumubo na para, ano yan, in tumor na maliit na ayaw naman tanggalin ng doktor pa. Kasi daw okay lang naman, hindi pa naman lumalaki. Pag malaki daw, tanggalin na. So, para kasi yung sige ka, ano, ng gripo, yung gamot yan, yung chlorine, naipon sa katawan ta, sa ano niya, kaya not is good. Kaya bumibili ako ng mineral water. Kunti lang naman. Tapos yung gripo naman, sinasala namin yan, mayroon ako dyan, ano. Pero ngayon, talagang kunti lang mineral para sa asawa ko. Kasi may sakit ang asawa ko. Ako umiinom, nakakainom pa naman ako sa ibro. At saka may isa pa, yung gripo namin dito, there's ano, ang baho ng tubig, parang may patay na daga. Yung pala sa taas ng building namin, mayroon doong ano, malaking stock ng tubig dyan na made nila, yung parang simento, inakyat ko yun eh. Tapos siguro may patay na daga o ano dyan, ang baho, baka ang baho talaga. Daming result. Ilang ano yung pinabayaan nila, tapos ilang taon din yun eh. Grabe as in. Tapos ilalabas mo muna ng tubig na ano, kasi mabaho nga eh. Sakripisyo yun. Sa dating tinira namin, hindi nangyari yun eh. Malinis ang tubig. Dito lang ako nakaramdam ng tubig. Ni sa lugar na pinanganakan ko, malinis ang tubig ninom namin dahil deep well na yun. At saka wala naman mga CR doon dahil nga paligid mga palayan na malayo sa bahay. At saka eskwilaan yun eh. Tubo. Yun, malinis. Ay, pagdating ko sa ano, dito, gripo. Una kong inom noon. Tsaka ano, tinubuan ako, pati sa sabon, sa tubig. Tinubuan ako ng mga bitlig-bitlig sa daliris, kamay. Pagdating ko na naman sa lugar ng lula ko, ganun ako pag may pinuntahan ako na ibang lugar, tinutubuan ako ng bitlig-bitlig. Yung rasis sa tubig,
Tsaka sa ano, nanibago. Sakripisyo. Mahina talagang balat ko. Sosyal ata. Itong nakuha ko sa lula ko daw to, sabi ng mama ko. Pati yung anak ko ganyan. Grabe, kawawa yung bata. Kuwang kuwa sa akin. Tapos, magastos, mga ngati. Madali siyang mairitar. Yung asawa ko naman, matibay. Hindi siya nang ngati doon sa bahay ng lula ko nung pumunta. Doon kami, naligo sa doon sa tubig na malapit kasi sa ilog dagat yun eh. Kaya maalat-alat, matamis-tamis. Ay, mangingitim ka doon yung mga damit na puti, nagiging yellowish. Kaya, ewan ko, may gripo na ata sila ngayon eh. Sabi ng kuya ko, may gripo naman ngayon, nabutan sila ng gripo. Dati bumibili pa sila na inumin na tubig, pambanlaw sa ano, maggasto talaga. May gripo na, kami sila sa gastos, taskaro. Diba? Ayan, ito. Makikita ko yun. Dito lang kami lagi. At saka, bahala kayo kung ayaw nyo manood. Nagkukwenta ko sa inyo. Mga Pasko, dahil mga Pasko na tayo, diba? Ang iba naman ayaw na balikan yung pas nila. Ako naman kasi masaya ako balikan ko. Yan, kasi that charge to experience and then pag kayong ganun yun, yun ang i-defend mo yan buhay mo na ay naranasan ko na yan. Ayaw ko na maulit. Pero, tandaan mo lang, yung nang-away sa'yo, patawarin mo. Bati kayo. Tapos, yun nga lang, hindi mo makalimutan ang ginawa. Kaya, I have no trust sa kanila. Basta ako, marami pa naman tao dito sa mundo na mababait eh. Diba ko? Nabait yung doktor niko. Kasi matagal na siya dyan. Alaga siya. Yung mga nurses, matkilalang kilala si ko. 14 years na siya inalagaan dyan eh. So, meron namang, meron dyan sinungaling. Pero, binuking ko eh. Ay, sa kanya. Ipakicheck naman yun ng computer, naka-record yan. Ang anak ko nagtatrabaho sa computer, nag-opisina eh. Paano mo yan? Dati asawa ko, computer yung hinahawakan. Palagi. Ako, nagkakakalkalin ako sa computer. How come mawawala yung pangalan ko, naka-record yan? Ayaw niya lang tamad. Parang nangyari din yan sa PNB na ang record ko. Wala daw, wala daw. Nung tinanong kong isa, huwag ka maniwala doon, tamad lang yung magbukas. Taga PNB din yun ang nagsumbong sa, ang nagsagot sa akin. Kung man bakit ganun, dininay nila ako. Tamad lang magkalkal. May mga ganun eh. Gusto lang tumanggap ng sweldo. Ganun yun. Kaya, easy money, easy rin mawawala. Diba? So, paghirapan mo. Sa magandang paraan, huwag magnakaw. Huwag maingit. Kasi kami pinalaki ako, nintanda ko. Ibang kong kapatid, may isa dyan maldita, eh, bunso. Ingitira yun. Iwan ko ba bakit ganun? Doon sa surrounding, dahil lumaki sa surrounding na iba na eh. Sabi ng kuya ko, ayan, lumaki yan sa parang squatter na. Ayan yung kuya ko eh. Maestro yung kuya ko. Ang kinuha ng bunso namin, education din. So, maaga nag-asawa. Bali, nasa third year college na siya. Pero pwede naman niya i-continue yun eh. Diba? Pag gusto niya. Yun ang pahamak sa amin eh. Hindi ko sinisiraan. Lahat tayo magkakapatid may difference. Kami, marami kami magkapatid. Anyway, siyam sibling. We are 9 siblings. Yung bunsong lalaki, ay ako super mabait yun. Wala ako narinig nagmura yun. Sabi pa na, ate, tulungan kita maglaba. Awang-awa sa akin yun. Nakita, budugin. Pagpalabin ako ng mama ko, hindi naaway yung mama ko. Lahat yun na damit. Yung hindi ko lang nilaban yung damit ng kuya ko at saka na isang brother ko. Ang brother ko na napakatamad. Ipunin niya yan. Pero yung kuya ko, nagpa-plansa, nagwawalis yun. Naglalabas siya ng sarili na yung damit. Yung nilaban ko yung sa papa, mama ko, sa mga malilit kong sibling. Lampin pa, may mga tae. Pag naalala ko yun, super. Pero okay lang, charge to experience. Kung isipin lang, sabi ng mama ko, swerte nga daw ako, nag-asawa ko ng asawa ko. Oo, swerte ko, pero may malas din. Kasi, asawa ko may difference, hindi naman perfect, di ba? Ano siya eh? Natuto siyang sumugal. Hindi nagsusugal asawa ko. Doon sa natuto sa dating maestro na walang asawa na mahilig magsugal. Pwede ko ba dalhin mister mo? Ganun.
One time lang ah, naku na adik kang asawa ko, grabe. Kaya kayo, wag niyo payagan yung mga asawa niyo. Wait, sandali lang, doon ma-adik yan. Yun ang slot machine dito sa Japan. Kaka-adik kayo yan. Marami dito nag-broken yam yan. Marami dito nagkaroon ng lalaki, ng kirido-kirida. Ano yung kirido-kirida? Hindi yan bad words. It means yan, ano yan, friend ata yan, meaning eh. So, hindi yan boyfriend na meaning, ka nagkakahiwalay dahil sa ano. Oh, sige, punta muna tayo ah. Lang. Dahil may gagawin ako dito, ipapakita. Marami akong gagawin. Na, sana ba yun? Ah, sige na lang. See you again dahil nagkwenta ako ng kalunaan mo. May, pag tinanong nyo ako, pag nasanay na ako, sasagutin ko kayo. O, babay na. Siko, kasi, si anak ko pa siko muna, asikasuhin uli. Kasi kanina lumabas kami, nag-ibak sa ng konti. Tsaka umiisa ng marami dahil umiinom naman sa ng tubig. Ayaw niya lang kumain. Thanks God dahil na-dextro siya. Bumalik ang konting ano niya. Tapos mamaya, dami namin niluto. Nilagang manok. Nagpabili ako ng barbecue na walang asin, walang lasa. Talagang ano lang sa steak lang para maamoy na ang aso namin na, oh, delicious. Yung amoy lang. Pero wala isa talagang gana. Pero kumain sa ngayon ng pagkain ng aso. Talaga steak lang ng konti. Sa naramdaman niyang gamot, sino ayaw niya umuurong sa, siguro sa amoy ng gamot. So, ay gagawa ako ng paraan. Kasi ayaw kong mangyari yung nangyari sa aso ng kaibigan ko at sa pinsan ko na biglaan. Gusto ko siya makasama. Laki ng ginastos namin to, pero okay lang anak naman namin to eh. Diba ko? Anak. Babay.